Yo, what's up mga Karainon? Welcome back to my channel. So, ngayon mga Karainon, katatapos pa lang din ako ng mga ginawa ko tulad ng dati, yung maglinis-linis ng bahay. At as usual, hindi ko magawa ng video yung paglilinis ko kasi wala akong ano eh, walang stand yung cellphone ko, walang tripod eh. So ngayon, nagpapahinga na ako, medyo pahinga ng konti. Sura ko para ano. Yung time check natin guys is 10 minutes para stress ng hapon. So guys, ako lang naman mag-isa dito kasi sila tita ko bumaba na naman Ulongga po kasama yung pinsan ko, yung anak niya. Pumunta ng Ulongga po, grocery sila. So naligpit ko dito. Ito na lang ang hindi ko pa na liligpit yung mga plato dito. Mamaya anin natin yan, babalikan ko yan. Medyo hagal na. So guys, ito. Ito yung dito guys, yung ito dito yung kwarto ng tita ko. Kwarto ng tita ko. Hindi ko yan paglilinis dyan sa kwarto nila. Tapos ito naman sa kabilang kwarto. Kwarto ng pinsan ko yung kanyang mag-asawa. So medyo magulo nga lang guys kasi yung mga bata kasi ito magulo. Kaya kahit anong linis dito magulo pa rin talaga. So yun lang. Kung natataka kayo guys, pala dalawang kwarto dito. So ako naman, dito naman ako natutulog sa may upuan sa sopa. Dito lang, dito ako. Saka may electric pan. Tapos, yung mga gamit ko, wala kasi dito. Kasi wala kasing mapaglagyan dito. So, ang ginawa ko, yung mga damit ko, na doon sa likod sa may bodega. So, doon ako nagbibihis. Saka, pag naliligo ako, doon ako nagbibihis. Magkita natin na yun guys. Pupunta natin guys. Para makita nyo yung bodega kasi yun. So dito, ito naman likod ng bahay. Ito dito yung sampayan namin pag naglalaba. So guys, ito yung bodega. Mainit dito, mainit. Ito yung bodega guys. Ayan. Ito yung mga gamit ko. Ayan guys. Ito yung mga damit ko dito sa dalawang maliit na box. Iyon sa kayon ito, wala yan. Ito lang ito. Ito na sa ilalim. Mga kaya, kunti lang yan kasi wala naman akong ibang gamit. Yan lang talaga. Ito medyo maganda-ganda pa ng kunti panlakad pag nangwalis ako. Saka ito yung mga pambahay. Tapos ito yung sapatos ko. Pag mahit lang. So yan guys, ito budig. Ito yung mga nakikita yun dyan guys na ano dyan. Mga gamit nila yan na wala kasing paglagyan doon sa loob ng bahay. Kasi maliit. Walang space doon sa loob ng bahay. Sa loob. Tapos, ito naman yung asing namin. Ito pa yung isa. Ito, automatic yung isa. Nakakapagod. Yun lang ang ginagawa ko dito. Routine ang ginagawa ko dito. Ganun ang buhay, ano. Buhay, tawag dun. Buhay, houseboy. Ganun ang mga buhay house boys mga Karainon. 'Di ba? Siyempre maglinis ng bahay kung ano dapat linisin. Ganun tayo, mga Pilipino tayo. Hindi lang mga babae ang marunong maglinis. Tayo rin mga lalaki guys. Kailangan 'yun eh. Kasi hindi sa lahat ng oras iaasa yung
gawaing bahay sa halimbawa sa mga misis nyo, di ba? Paano pala pag magkasakit yung misis nyo, di sinyo matatrabaho? Hindi, kailangan natin marunong din tayo maglinis ng bahay. Apa tulungan para ano, may katuwang yung ano. Mag-yosin muna kasi, kasi gano'n ako pag katatapos pa lang. Medyo katatapos ko pa lang kasi kumain eh. Alas 3 na yung hapunan ko. Gano lang ang routine ng buhay ko dito. Saka sila tita ko nasa ano sila sa Lungga po. Mamaya pang ano, mamaya gabi pang darating yung mga yun. Kasi pupunta yun ng Royal Mag. Nag-grocery yun. Ang grocery kasi nila kinsina sa katapusan niya. So tama-tama lang pagkatapos ng ano, ng yung istak na naman ano yun. Tahimik talaga dito guys. Kasi yan to, San Pablo, sa Dinalupihan. Kahit nga kami dito, kasi pag nandito kami sa bahay, di kami makapagkintong-kintuhan na kung ano kasi, di ba kanya-kanya ang anong cellphone eh. Kasi may wifi nga. Di kami nakakintuhan lagi-lagi. Kasi yung pinsan ko, yung asawa niya, yung babae, may trabaho sa online, sa internet. So, minsan lang kami magka-usap-usap ng ano. At ito naman guys. Halika, Hans, halika. At ito naman guys, itong si Hans, aso. Ano lang ito dito, ano lang ito namin dito, adapt. Kasi yung may-ari talaga nito, yung bahay doon sa ano, sa kabilang subdivision, lumipat na rin ng ulong kapo. So ngayon, ang daming mga aso na, may siyaw-siyaw pa nga sila doon eh. Iba-ibang lahi ng aso nila. So ngayon, nakatakas ito eh, nakawala. Di ba wala nang bantay doon, wala nang amo niya. Takot kasi sa putok yan eh. Nung makawala ito, December time na yon. Kaya pagagalagala siya dyan. Siguro, matagal na siguro, mga isang buwan siyang pagagalagala diyan. Sa kalsada, nakikita ko dyan sa tapat ng bahay namin na dyan sa may mga halaman na punta dyan. Takot siya sa mga tao eh, natakbo siya doon sa bundok. Sa bundok siya, sa pagkikinabukasan ng umaga, nakikita ko, pagpapakain ko ng mga aso ko doon sa baba, nakikita ko ito. Na doon sa may harap ng bahay. Sa may ano, sa may mga halaman, sa garden. Then ginawa ko, pinapakain ko rin ito. Pinagtsagaan ko, natatakot nito dati sa akin eh. Natatakot siya kay ilang sa mga tao. Ngayon pinagtsagaan ko, umaghapon nakikita ko siya dyan, pinapakain ko. Hanggang nasanay na siya, pabalik-balik na. Tapos, nung masanay na siya, tinawag ko, pinasunod ko yung pagkain, inano ko sa kanya. Hindi ako natakot magpakain dito. Sa laki ng aso nito eh. So ang ginawa ko, pinagtsagaan ko siya pakain, umaghapon. Hanggang nasanay na siya, umamo sa akin, hanggang pinakit ko dito yung pagkain, daladala ko. Sumunod ay hanggang dito hanggat nandito na siya, hindi na siya umaalis. Ano to dito sa amin, 2 taon mahigit. Alam niyo guys, yung nasaan ito pag-alagala diyan sa kalsada, tapos natatakot pag may tao na takbo dun sa bundok. Payat na payat to eh. As in payat talaga, butot balat. Kaya pinagsagaan ko talaga pagpapakain ko ng mga aso doon sa baba, pakainin ko rin siya, bababain ko. Dadala-dala ko ng pagkain, tinatawag ko. Umaano nga siya eh, hindi nga siya lumalapit ng basta-basta sa akin eh. Kasi ano pa, takot. Matagal na rin to sa amin eh, buti nga ngayon, ano eh. Mataba na yan guys. Ano ito eh, may lahi itong aso eh. Laking aso yan, kaya nakahiga lang eh. Hindi siya naalis dito sa bahay. Ano lang siya dito? Ikot-ikot. Magpalambing. Kaya pasalamat maano kasi ako sa mga hayop eh. Yung aso, lalo sa aso kasi aso, paborito ko talaga mga aso eh. Ayan yung ginagawa niya, patulog-tulog lang dito. Hans? Ano masasabi mo Hans? Ha? Ano masasabi mo Hans? Ha? Ayan, patulog-tulog lang siya. Nakakaawa to talaga dati guys kasi payat na payat, as in payat na payat. Siyempre walang kain.
Tapos ano ko naman siya na tubig doon kasi nauuha pa balik-balik. Halika, Hans, come, 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 Hans, come, come, come. Aja ka lang, higit tulog ka. Yung laki na nga pinagbago yan, taba na yun. At ngayon lang din ako nakapag, ano, nakapag vlog uli. Kasi nga, alam mo na marami lang ako kasi dito ang ginagawa eh. Itong pag vlog ko, biglaan lang eh. Saka hindi ko na guys, na vlog vlog yung mga ginagawa ko dito, yung paglilinis ko. Kahit nga yung sa mga aso, isang beses lang ako nag-ano na nag-vlog doon sa aso na pinapalagawan ko yung mga aso. Kasi yung cellphone ko nga, wala ko sa akong tripod, hinahawak-hawak ko. E pag ilalapag naman, hindi siya maitututok doon sa pag kung anong ginagawa mo. So, mahirap talaga mag-vlog ng hinahawak ka lang cellphone, walang tripod. Hindi ko alam kung saan ko ikakabit eh. O saan ko ilalagay. Hirap yung nag-uumpisa pa lang yung wala pa talagang budget guys. Ano talaga. So ngayon guys, pupuntahan naman natin yung mga aso sabba. Wait lang guys. Kukuha muna tayo ng ano kasi bibili tayo. May bibili na ako. Yung tindahan dito sa tapat lang ng namin ng bahay namin. So ngayon guys, pupuntahan natin yung aso ko dito sa lababa. Lininitan ko na rin yun eh. Eh mainit yan yung lugar nila dito kasi nandito sila sa baba eh. Dito talaga sila. Mainit. Dati kasi hindi naman sila pwede may akit dito. Gawa nga ng wala ng space sa loob ng bahay. So ito yung mga up. Now. Oh, ayan na. Ito, nagugulo na naman, nagugulo. Ayun, ayun yung babae. Yasi! Hi! Oh, ito yung mga lalaki, nagugulo. Kulit na naman, oh. Kulit, oh, si Snoopy. Ang purong sisyo. Tatay. Oh, no! Snoopy, oh, si Snoopy. So guys, daming kasi ano walisin, gawa nga lang. Yung mga ikong kasi dito, nag-aanohan dito. Sa may taas, sa may bubong. Kaya pag ano, walis na naman. Nag-aanohan yung mga ano dito. Hasika, now! Stay. Mainit talaga dito talaga ano guys. Sa kulungan nila. Mainit trapal kasi tapos ay. Tapos ayun bubong. Kasi talo kinabita ko lang trapal kasi yung dito. Paghapon na mainit, bunggang-bungga dito ang araw lahat. Na ano sila? Nag-iiyak. Sa init. Oh no. Sabi mga alaga. Ganito lang ang routine ko dito sa ano no. Pag-alaga ng mga aso, yung sa mga aso ni tita ko. So ngayon kita niyo guys, oh, ang daming ano. Pinaghahakot ang ibon, gago kasi nagpupad diyan sa may bubong. Kaya laging maraming walisin. Kaya may tubig naman sa nito, lagi silang may tubig sa 0.5. Para di mo. Kita niyo yan guys. Ang dami oh. Mga down na pinag-ano-ano ng mga ibon, hinahakot, gagawa kasi ginagawa ng pugad. Hmm.
Linis na naman, linis. Up now. Ito talaga, Alicious. Yun, so guys, dito lang muna natin ihulog. Tapos mamayang hapon, pagpakain ko naman sa kanila, lilinis na naman uli doon sa may labas. Tiyo, init dito sa ano nila guys. Kulungan. Oo, oh, oh, dyan lang kayo ha. Ano, ano mo sasabi mo? Up, now. Asiko. Oh, siya asiko. Up, no. Kulit. Snoopy, come. Hindi kayo, si Snoopy. Stay out, stay. Dyan lang kayo. Init guys. Kaya may araw bungka-bungka yan dito sa ano na pag kung wala yung kung wala itong ano itong trapal na to na inano ko sa kayo dahil may init doon sa ano. Kawawa sila. Okay, pupunta muna tayo ng tirahan at bibili tayo ng Yoshi. Ganun lang naman ako dito Yoshi, Yoshi lang. So guys, ito yung ano ng bahay na yung bahay na mahaba ang daanan. Malayo pa kami hanggang dito sa highway. Kaya yung daanan dito mataas. Sobrang init guys. Hindi ko na makita. Mabili! Bob ba 'to ng balot? Wala si wala sila, Bob. Malis. Yeah, pala guys, ang titinda sila ng balot. Buluto sila. Sino 'yan? Vlog. Ha? Vlog. Ha? Vlog-vlog na kasi ako eh. Siya ang kapitbahay namin. Ay, hindi kapitbahay, tapat ng bahay pala. Ayan guys, mayroon kasi ng palot para makikita. Pagkita eh. Uy, init. Hindi ko na makikita yung video ko dahil nalunas. Araw. Guys, akyat naman tayo makakapago dito guys, pag-akyat. Magdanan haba. Hanggat makarating ka doon sa bahay namin. Bundok kasi dito eh. Init. Agod. At least wala na tayong gagawin eh. Tapos na tayo mag... Bigla ang vlog eh. Ikaw walang magawa dahil nag-iisa lang sa bahay. Ay, hingal! Init, grabe! Hirap yung buhay house boy. Binabati ko nga pala yun. Shoutout nga pala sa mga OFW na mga kababayan natin. Mag-ingat kayo dyan lagi. God bless you sa lahat ninyo. Bago matapos ang vlog na to, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share, comment. Bye bye.
Para updated ka sa... Ang click na notification bells. Para mag-update ka sa susunod ko ng mga videos. Bye-bye.